sakripisyo nito. Hilingin natin ang kapagawaran ng Panginoon. Panginoong Yesus, inagalokan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, pinatawad mo kami ng mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, binubusog mo kami na yung nakawala ko sa'yo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Awaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, katawarin mo tayo sa ating mga kasalanan. At paglubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Muli ka muna ng ilalak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapasa itugol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingan ng iyong katawang tulog ay aming itanayan sa pagdiriwang upang ang dulog mong kaligtasan ay lupis namin mapakinabahan kasama ang Espiritu Santo magpasawalang ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya
Yamang isa lamang ang tinapay. Tayo'y isang katawan, bagamat marami. Sapagkat nakikibahagi tayo sa isang tinapay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kasi tayo po. Katawa at Panginoon, bakal na yun, hindi na yung katawa. Kaya
sinabi namin kalawa ay kasama ka ng Panginoon. Pero bahagi na ng pagkilos na kung saan makita po natin na rin sa ating paninilay sa mga nakalipas ng mga dakilang kapistaan, kung makita po natin ay sunod-sunod ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang pagkakiyak niya sa dami, ang pagkakadala ng Espiritu Santo, ang kung nakaraan ng Lord ay ang kamistahan ng Banal na San Tatlo, at ngayon ay ang kamistahan ng katawan at ulo ng Jesucristo. Tatlong bagay po ang maris ng iyong pagkilalilayan sa ngayon po sa pinahalag sa mga pagbasa na nakita po namin ngayon sa araw na ito. Mula ang isang man. Tatlo. Una, ang utos ng pagkain. Ang utos ng pagkain. Well, meron tayong sampung utos ng Diyos. Ano yung utos ng pagkain? Maalala mo na doon ngayon. May mga pinapatagpalang labas na mag-uutos na huwag kumain. Huwag daw kumain ng kain. Lalagyan ko ba exercise tax? Kain na lang, mag-kain na lang, pati kain na yun, bibigyan mo ng tax. Pati yung sugar at saka yung mahalap. May iba nga, pagkain na lang ng wala nang ulam, ng tuyo lang. Baka nakakain lang. Sabi ko, itong mga mapapangas ay unfiltered. Mga bagas na naglalayo, hindi pagkain. Sabi ko, kasi nasa marami ko masasawa ng pagkain kapag ikaw yung ano, sino lang ganun kumakain ng ito dito, kundi yung mga mayayaman. Sino lang ang kumakain ng kalimitan ng pinapay? Ay di yung mga mayayaman, kalimitan ng mahirap na pero yung pinag-isa na ay nalabas. Sa Ibanghelyo, ay pinag-utos. Ano'y pinag-utos? Pinag-utos yung kumain. Anong kakainin? Sabi nga, Father, saan nga yung pinag-utos? Kasi sabi nga ito, sabi nga po ito, Amen, I say to you. Tandaan mo, ito yung sinabi ng Jesus, balikan nga ninyo ang gawa ng at inamin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Hindi mo na pinag-utos yun. Na kapag sinabi, kapag hindi nyo kain ng kanyang katawan at inamin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Hindi mo pa yung directing na makita ko natin. Kasi ito yung iba. Sabi ka nyo ba yun? Ang pinatukoy na Jesus dito ay salita ng Diyos, the Word of God. Sabi natin na kung sila ka ito, hindi lang basta salita ng Diyos. Ngunit yung laman ng salita ng Diyos, may laman. Katawan ang dugo. Kasi hindi lang po ito sinasabi kasi ng mga aming mga kapatid na hindi makakawali po. Kasi sa kanila, yung pumita kasi, talagang walang lumalis. Wala sa nakalang Kristo. Hindi ba naman yung mainstream from Kristo? Mayroon sila kumunyon. Kaya lang ang kumunyon nila yun. Para sa kanila, it is not the real presence. Simple lang ito. Simple lang. Hindi ito tunay. Kunyari lang ito. Sa ating kaluwangan, hindi pwede simple lang. Kasi ano sabi ni Jesus? Ako ang pagkain na nagbibigay buhay. Ang sino mang kumakain ninyo ay magkakaroon ng buhay na wala hangga. Hindi kayo magkakaroon ng buhay kapag hindi ninyo kinain ang aking katawan at inumin ang
Kasi akala nito, okay, sa mga lang ako sa Diyo. Kasi bakit? Kasi yung Panginoon, bakit ang kakasalan? Nagpangtalo ang mga Hudyarang nagtanong na nila. Ano sabi nito? Paano maibigay sa atin ang tao na ang kanyang laban? Doon ang tao so, ang pinag-usahan ng dito ay talagang katawan ng Jesus at dugo na Jesus. At ito po yung isang biyaya na usahan na huwag natin kalimutan sa sakramento ng banal na Eucharistia. Ito rin po yung kahalagahan na pinahalag ng Jesus kung yung maalala noong po Ascension. Kung yung maalala ng Ascension, sinabi po natin sa Ascension na doon sa sinabi ni Jesus bago siya umakit sa langit na ano sabi niya? Na gawin niyo kaalagad ng lahat ng bansa at ang pangatlo. Sabi niya, ipagdala ko, ako'y palaging kasama nito sa lahat ng panahon. Ha, ito. Magiging kasama natin sa Jesus sa lahat ng panahon. Hindi na bang si Espiritu. Ngunit, salamat. Kasi ang ginagamit natin ang kanyang katawan at ang kanyang dugo. Sa ano ang ginagamit ay ang nakala. So, may directive na nun. Kami ninyo. Si anong kakalin? Kami ninyo ang aming katawan at ginamit ninyo ang aming dugo. Para magkaroon kayo ng buhay. Ngayon, patuloy ko kami ng pangayon natin na mapagwala ka ba, tumanggap kayo ng kumulog. Tumanggap kayo ng kumulog. Bakit? Sa Jesus ang tinatanggap ninyo. Yung sinasabi nila na, hindi nyo ba tinatanggap sa Jesus bilang Panginoon at nagpagligtas. Yun ang kami sa sinasabi nila na mga kapatid na Kristiyano, hindi nyo tinatanggap natin ang usapin. Hindi lamang dito. Hindi lamang dito. Pati dito. Pati sa dyan. Kasi lapat eh. So, bahagi mo ang makusa mo huwag natin kalungkutan. Kaya, kapag walang handa, ano lang handa? Kapag may mga kalungkutan na sana, kapag may mga kalungkutan na sana, huwag kayong tumanggap ng kumutan. Ano ba gawin ninyo para makatanggap kayo ng kumutan? Kung kayo may nagagawin ng kumutan na sana, bakit kisan? Paano ba? Ay kapag kayo tumanggap, kapag kayo tumanggap ng alam na pwede ng pagkakit ng Pinoy, palipat sa tubig isang oras. Bago magkumunod, yun lang yung may ilalawang kahilan na pwede ng Pinoy ang makatanggap ng kumunod. Pero, maluwag ako, sana po, palagi natin tanggapin siya. Kasi, maluwag ako yung utos niya. Hanggat hindi niyo kayo umakayo ng aming panuwag, at uminom ng aming tubo, wala kayong buhay. At hindi kayo pagkakaroon ng buhay na walang handa. Pakalawa, pasasalamat. Isang pasasalamat. Ito yung pangyaya ni Moses sa unang pagbasa sa aklat ng Diyos de Romero. Na kung saan ay pinapaalala ni Moses na yung Diyos sa kanyang pag-ibig at kalapatan sa tao. Lalong-lalong sa kasaysayan ng mga Hudyo. Saan? Yung kanilang paglalakbay patungo sa Ehipto hanggang nakarating nila ang lupang pangako. 40 years. 40 taon. Na ano, binigyan sila ng pagkain. Ano ang binigyan sa kanilang pagkain? Ang pagkain na galing sa langit. Ang tawag ay mana. Mana, M-A-N-N-A. Hindi mana o mana sa magulang. Mana. So, yun ang kanilang pagkain na ibinigay ng Diyos every morning. Yun ang kanilang kinukuha at inuuto nila. Sa loob ng
loob ng 40 taon ng kanilang paglalakbay mula sa Ehipto hanggang sa lupang Pangako. Ito yung kanilang pagkain. Kaya ano sa pagpasalamat kayo sa Diyos na hindi kayo pinababayaran ng Diyos. Kaya di mo makita po natin na nung itinatag ni Jesus ang Eucharistia sa Araw, yung Passover Feast. Ano yung Passover Feast? Yung pagpapaalala ng kanilang pagligtas mula sa Egypt. Na kanilang kinakain ay alintaan, Leaven Bread. Sa araw, isang patuloy ng pagpapasalamat sa bagong tipan. Kaya po yung salita ng Eucharistia. Ito yung nagkaroon sa salita ng Griego, Eucharistia. Na ano yung sabihin? Pagpapasalamat. Pagpapasalamat, gawa ka ngayon, gawa ng pagliligtas ng Diyos. Gawa ng kanyang paghihila, pagkakabay at muling pagkabuhay, tinapos tayo ng Diyos mula sa pagkakasala natin kay Abang Tiyadar. So, ano yung pagkain na ibinibigay sa atin ng pagkain? Pagpasalamat tayo kasi ito yung pagkain na ibinibigay ni Jesus na tulad ng pinahayag sa Ipanghelyo. Na para ninyo ang aking matawag, inumin ninyo ang aking tulog. Instituted during the Holy Supper. Para maging ano? Kung paano ang Anak ay nagbigay ng lakas sa mga Israelita upang sila'y makarating sa lupang Pangako. Yung Eucharistia, yung gabay na kumilot na ginagawa natin ngayon sa Sunday, ay huwag natin kalimutan na ito ay pagpapasalamat at ito ang magbibigay ng lakas para harapin natin ang hamon ng daigdig na ito. Sabi ko ako ng mga nakalipas na araw, yung Ebanghelyo kasi sa mga nakalipas na araw, ito mula ko ng Merkulis ngayon, kinakailanglang pa sa ito ang kabanalan ng mga eskriba at mga pariseo. Paano nga nang nalagpasan yung mga kabanalan ng mga eskriba at pariseo? Kasama-kasama ang halimbawa ay ulit. Yung kapag may sapa ng loob ng iyong kabanin, puntahan mo. Huwag mo din kayo na ikaw ay isakdal sa hukuman. At po, maharap mo isang tao na masama ang loob sa iyo. O kung di kaya ay maharap mo maharap ang isang tao na masama ang loob mo sa kanya. Ay hindi kaya mo masama ang loob sa iyo kahit may hindi masama ang loob mo sa kanya. Kapag ang maharap, sinasabi niya na mas maaarap lamang yan kung ano, kung malayo ang iyong spirituality. Saan ka namuna ng spirituality mo? Kay Jesus. Saan ka namuna ang lakas na Jesus? Sa banal na Eucharistia. Sa kumunyon. Hindi kasi kaya gano'n ang tao yun eh. Ang Diyos naman pwedeng kamawagan. Kung saan ay bibigay ng Diyos? Sa babal ng pagdiriwang ng Misa. Kaya magpasalamat tayo sa fortunate life na ibinibigay ng Diyos sa lahat ng pagdiriwang ng Misa natin. Pinatanggap natin ang Diyos. Pinatanggap natin ang Diyos. Pinatanggap natin ang kagapagligtas ng sagadawa. Kaya ang araw sinasabi ng Father Kapagdala ko ng Diyos, katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Pero ang sagot natin? Amen. Naniniwala ako. I do believe. Nadalang ako na ito ay katawan ni Kristo. So ito yung ating nourishment. Yung binyag na buhay tayo sa Diyos. Ang Eucharistia, tayo ay pinanalakas ng Diyos.
Kaya huwag natin kalimutan magpasalamat sa Diyos every Sunday. At patuloy natin hilingin ang kanyang pagbabay. Ito po, hindi yung pagbibigay sa ating lakas. Ang pagbalo ng kanyang katawa at pag-inom ng kanyang dugo. Isang dakilang pagpapasalamat sa biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Pangatlo, eternal life. Eternal life. Upang pagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yung buong pagkain ng bata, ng mga Israelita na nagbigay sa kanila ng lakas para makamit nila yung lupang pangako. Ano yung kanilang lupang pangako? Ang Jerusalem. Yun ang lupang pangako. Ang Jerusalem. Kaya hanap tayo natin sa Jerusalem dahil eternal city. Ang kaparoon at umuha ni Yesu Kristo ay magbibigay ng lakas sa atin para anong palamating natin. Ito lang po yung Jerusalem. Jerusalem, yung buhay na walang hanggan. Ang makasama ako, kung dito isip ako, during the sacrament of the Eucharist, ay nararanasan na natin ang bahagi ng eternal life. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, no? When we enter into the life of the Eucharist, we enter into the life of God. Kasi, kayo nang Eucharistina ito, kayo nang Misa ito, Misa ito ng Diyos. Tayo nakikisa sa Misa ng Diyos. This is eternity. Well, sa atin, nag-misa tayo ng 6:45, pagkatapos tayo ng 7:45. Yun ang sa atin. Pero hindi, yun ang misa ng Diyos. Misa ng Diyos na nangyari kailan pa? Doon sa krus ng Kalbaryo. Almost 2,000 years ago. Hindi yun natin inaulit yan. Ang tao nagpapagay ngayon, sinasakay ang ato. At pati minuulit ba natin yun? Kasi sinasakay ang ito. What happened in the Calvary happened today. E bakit? Pagkaroon hindi mo tao ngayon, hindi mo dinitin. Sa atin, kasi tao-tao. Pero sa Diyos, isa lang yun. Because He is eternity. He was the past, the present, in the future. Pero ang sabi namin, si Jesus ang nakalipas, ang kasalukuyan, at ang inahan. Kaya bahay mo ako sa iyo ng mga kalimutan ang pagpasok namin sa mga Eucharistia ay pagpasok natin sa oras ng Diyos. Pagpasok natin at ang paragasan ng buhay na walang hanggan. Nabibilang si Katatalo of what eternity is all about. Kaya huwag nga magkalimutan ko na isang biyaya na yung nagkakalawag sa mga buong mga. At yan yung palitakas namin o pumarapin natin ang mga ng nasa sulong pa naman. At tumutag na ito na hindi ako ko sa iyo. Kung nakita ko is na yung katawang ko na ang ating Panginoon sa Kristo. Ang utos ng pagkain ng kanyang dugo, ng kanyang katawa, ng Panginoon, ng kanyang dugo. Pangalawa, isang pagkapasalamat sa biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang maging lakas natin na harapin ang hapon na ipinamamatag sa atin bilang ang kanyang mga anak at kapatid ng aming Panginoon sa Kristo. At bakito, upang higit namin pakinabala ang buhay na walang hanggan. At ang pakikisa sa mga panahon pagdiriwan ng Misa ngayon ay ang aming, well, ayan, gamitin ko sa iyo, pakikisawsaw natin sa oras ng Diyos.
Sumasampalataya po sa Diyos sa mga kapatid sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya na po kay Jesus Kristo ang isang mga kapatid. Panginoon natin lahat, matagalang tayo sa lahat ng Espiritu sa amin, ipinamanahan na sa mga kapatid, ipinagpapasakit ang konso ni Dato, ipinako sa Diyos na matay ng Diyo. Nanaro sa buwan ng mga kapatid. Na may katumaro na po ay nabuli, umakyat sa lahat, naluklok sa kanya ang Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat. Tuwan mo po na palito at tuwan mo sa buhay ng mga tao. Sumasang na tayo ng mga po sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahang katolika. Sa kasamaan ng kapatid, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkaluhan ng muli ng mga tao at sa buhay ng mga tao. Hilingin natin mula sa Diyos ang Ama, na sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus ang tinapay ng buhay na kanyang mapawi ang aming pagkagulong at usubinin tayo bilang sambayanan niyang nananalig. Panginoon, buhayin mo ang iyong sambayanan. Panginoon, buhayin mo ang iyong sambayanan. Upang ang sambayanan ng Diyos ay manuhay na may katapatan sa Eucharistia at ang hiling ko sa kapwa-tao. Manalangin tayo. Panginoon, buhayin mo ang iyong sambayanan. Upang sa pamamagitan ng Eucharistia, kami ay mabuklod at manuhay sa kultura ng kapayapaan, pagkakaisa at pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, buhayin mo ang iyong sambayanan. Upang ang lahat ay hangarin, ang pagkain ng lahat din sa buhay na walang hanggang, ang katawan ng Kristo, manalangin tayo. Panginoon, buhayin mo ang iyong sambayanan. Upang lahat ng tatay ay maging matatag sa kanilang tungkulin sa pamilya at patatagin sila sa anumang uri ng pagsubok, manalangin tayo. Panginoon, buhayin mo ang iyong sambayanan. Upang ang mga lumang bilsod ng banal na Eucharistia sa kanilang paglalakbay sa mundong ibabaw ay makabilang sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buhayin mo ang iyong sambayanan. Diyos namin Ama, sa aming pagsamba sa sakramento ng katawan at dugo ng Himanak. Maranasan nawa namin ang kaloob ng kaligtasan at aming mahamtan ang kaligayahan nagmumula sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo aming Panginoon. Amen.
Sa kanyang mga alagad, bilang alaala ng